Usapan natin yan, ito po, no? At tila yung media ay tuloy-tuloy po yung misinformation. Kanina po tinalakay natin yung ginawa ng Philippine Star na misinformation sa tunay na pinagagamitan ng pondo ng NTFL-CAC. Ngayon naman po, ito po yung ABS-CBN, no? Sa yung programa po ni Torres Bergonia at sino tong sa yung El Chico, no? Ayan. Alam po ninyo, so misinformation din po. Tingin ko, ha, ito sa akin lang palagay, ito pong ginagawa nila ay misinformation sa may sovereign fund na pinopropose pa lang sa kasalukuyan. Pero bago ang lahat, mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. Pag-uusapan din po natin ito pong gusto pong ipaglaban ni Pangulong Marcos yung West Philippine Sea. At kaugnay po yan ng mga yaman, no? Yung joint exploration with China. Siyempre gusto natin pare-parehong matuluyan. At iba pa pong mga balita, yan po mga pag-usapan natin. Okay, pag-usapan na po natin. Ito po, nagulat po ako pag, di ba nanonood ka ng, ano, ng TV Patrol, eh inabutan ko pag-gising ko yung SRO na eh. Ito po si Doris Bergonia, tsaka itong si Alvin El Chico. Okay, meron po silang tanong, yung Maharlika Fund, Maharlika Sovereign Fund. Actually, konti pa lang po yung nakakaunawa niya, no? Ngayon, dapat, kayong mga taga-media, kung konti pa lang po yung nakakaunawa ng sovereign fund na to, diba trabaho po ninyo na ipaunawa muna sa tao yan? Bago kayo humirit ng ano ba sa tingin nyo, kailangan ba natin nag-survey agad? Ayan, no? Ito po yung tanong nila. Tignan po ninyo kung hindi po kayo maiinis sa tanong pa lang. Ako, nakita ko pa lang yung tanong eh. Gusto ko nang pagmumurhin to si Doris Bergonia at to si Alvin El Chico. Real talk po. Wala pa o konti pa lang ang mga Pilipinong nakakaunawa niyan. Proposal pa lang po yan. Pinapropose pa lang po na batas. Ngayon, dahil wala pong alam ang pare-pareho, bigla niyong tatanungin, no? Dapat ang trabaho niyo bilang media, pag-uusapan natin yung media dahil kayo yung gustong sagipin ni, ano, no? Ni Rafi Tulpo. Gustong i-decriminalize para sa inyo ang libelo. Pero hindi sa ibang tao. Hindi sa mga pangkaraniwang tao. Hindi sa mga vlogger na katulad namin. Para sa inyo lang, no? Tignan po ninyo itong ginagawa namin. Yung misinformation po nila, hindi lang nga misinformation yun, outright fake news na yun eh. Na yung pondo raw ng NTFL-CAC ay ginagamit para siraan yung mga artista, yung mga beauty queen, yung mga intellectual. No, yun po ba talaga yung pondong ginagamitan nung... Kita nyo po, media po, ang pangunahing ahente ng misinformation at disinformation, hindi po mga vlogger. Karamihan po sa vlogger, nagre-react lang eh. Tignan nyo po ngayon, eto po. Sa programa nito, hindi ko alam ang tawag dito sa programa, nakikita ko na lang yung dalawa na yan. Hindi pa nga naunawaan ng mamamayang Pilipino kung ano yung Maharlika Sovereign Fund. Magsasurvey na kayo, ito po ang survey nila. Kailangan ba natin itong Maharlika Sovereign Fund? Ito po ang pagpipilian. Uy, ay hindi walang ili. Mas kailangan natin ng ayuda. Ikalawang pagpipilian, oo, para lumago pera natin. Ikatlong pagpipilian, baka manakaw lang pondo. Ikapat na pagpipilian, saka na pag super yaman na. Super yaman na tayo. Siyempre, ang mananalo po, yung baka manakaw lang ang pundo. Alam po ninyo, yung pagsasurvey, no? Effective lang po yung resulta ng survey kung nauunawaan ng mga tao yung tinatanong nyo sa kanila. Yan ba naman Maharlika Fund? Kita nyo. Dahil naroon po yun, malisyoso yung tanong nyo. Biruin mo mga, hindi, malisyoso yung inyong mga pagpipilian. Biruin nyo pagpipilian, hindi, mas kailangan ng ayuda. Oo, yun lang po ang pabor. Pero lahat, lalo na isa, nanakawin lang yan. O ano po nanalo, 88% buwat po nung nanood ako, 88% po na nasurvey nila, nanakawin lang yan. Ano yung nalaman na nanakawin, hindi pa nga ako nga po na nakatutok na sa balita, no? Yung mga tao tatanungin natin, hindi pa nga nila alam kung ano yung sovereign fund. Kayo po, ang mga viewers ni Badong Aratlis, malalalim na po kayo. Ibig sabihin, angat na po kayo sa pangkaraniwang nanonood lang sa ibang mga vlogger. Hindi po, yun ba naman, tayo nga, ako nga vlogger na, tapos, hindi ko pa po talaga nauunawaan ng lubusan yung sovereign fund na yan. Kaya po nag-research ako. Yun po dapat yung ginagawa nyo. Ipaliwanag nyo muna. Eh ang ginagawa nyo, nililito nyo kagad yung tao. Ngayon, lumabas. Sa survey ninyo na wala nakakaalam kung bakit kayo nagpa-survey. Lumabas na ayaw nila ng sovereign fund dahil nanakawin lang. Yan po ay simpleng misinformation. Sabi nga ng guest nila, mahirap nakawin yan. Paano mo na nakawin yan? Eh may... alam nyo yung ibig sabihin? Parang korporasyon yan na nakapala lahat ng pinasok na pera, nilabas na pera. No? Eh bakit may pondo pa ngayon ng GSIS, SSS? Ano pa mga pag-aari ng gobyerno? Yung Banko Sentral ng Pilipinas, bakit may pera pa yung mga yan?
Eh, yung iisipin nyo pala, panay na nakawin lang lahat. Yung pong pagpipilian nyo na sinaman nyo na nakawin lang yan, malisyoso na po yun. Ngayon, lahat ng nanood kanina na hindi, na, hindi nyo naman nabigyan ng linaw yung sovereign fund, ang lalabas po sa isip nila, puto, sabi ng mga netizen, ayaw nila na sovereign fund kasi na nakawin lang yan. Yun na po matatatak sa isip nila kasi yun yung lumabas sa survey. Na ayaw ng mga Pilipino yung sovereign fund dahil nanakawin lang. Hindi nyo nga ma-explain kung ano yung sovereign fund eh. Tapos, o ngayon, nung lumabas yung nanakawin, kinontra nyo ba? Hindi nyo pwedeng kontrahin kasi nag-survey kayo eh. Sinadya nyo ilagay yun. Dalawa lang yung sa tingin yung mananalo dyan. Ayuda na lang o kaya sovereign fund ay nanakawin. Alam nyo na yung resulta niyan eh. Ngayon, ibabalitaan nyo ngayon, ABS-CBN na lumabas na ayaw ng mga Pilipino dahil nanakawin. Okay, siguro dapat ito na yung time para ipaliwanag natin ng konti, no? Naunti-unti naman natin, may maganda po mga paliwanag dito. Nagkaroon po tayo ng konting research. Ano po ba yung sovereign fund? Batay po dito. Napilitan tuloy tayo mag-research para maunawaan natin. Batay po ito sa ang sovereign fund ay batay dun sa pinapanukalang batas ni Speaker Romualdez at ni Congressman Sandro Marcos. No? Yan po ay wealth fund. Ito po ay pondo na magmumula po sa mga yung sobrang kita ng gobyerno titipunin para mapalago. Okay. Bakit po siya maganda? Huwag na muna bakit siya maganda. Tignan niyo muna yung ano yung batas ah. Ibig sabihin, yung mga financial institution natin, halimbawa po GSIS, di ba? SSS, Land Bank at DBP. Atin po 'yan eh. Ngayon pong walang sovereign fund, saan po napupunta ang pera nila? Nila, di ba? Sa Land Bank lang. Sa GSIS lang. Lumalaki po yung pera ng GSIS, lumalaki yung pera ng SSS, makikinabang 'yan yung mga SS member lang, yung mga GSIS member lang. Kaya kasi babalik sa kanila yung kita eh. Yung sa Land Bank naman po, yung mga depositor lang nila, yung mga nag-invest sa Land Bank. O yun po yung ano, yung DBP, ganun din, no? Okay. Ngayon, dahil nagtayo ka ng sovereign fund, ayon sa batas, pag natupad ito, magbibigay ng 50 billion yung SSS, 125 billion yung GSIS, Land Bank ay 50 billion at 25 billion yung DBP. Magkakaroon ka ngayon ng pondo na nagkakahalaga ng 250. Pondo lang po muna, huwag niyo po muna isipin kung ano mangyayari diyan sa pondo. May 250 billion ka na hindi mo po inutang. No? Hindi ka nangutang ng 250 billion. Magkakaroon po ng pondo yung Pilipinas nang hindi tayo umuutang sa ibang bansa. Okay. Pagkatapos po niyan, paano po madadagdagan yan? Madadagdagan po yan dahil magbibigay din po yung gobyerno ng Pilipinas. Okay, 50% din po ng dividendo ng Central Bank. Kumikita po yung Central Bank eh. Lahat po ng kanilang kinikita, 50% ng dividendo, ibibigay din dyan sa kayamanan ng Pilipinas. Kayamanan po ng Pilipinas yan. Okay, so nag-contribute yung mga pag-aari ng Pilipinas na GSIS, SSS, Land Bank, na dating walang kontribusyon, magkocontribute po sila para magkaroon po ng kayamanan yung Pilipinas. Aanin naman po ng Pilipinas yung kayamanan na yan. Ito po, mag-i-invest naman. Pwedeng bumili ng precious metal. Ano po ibig sabihin nung ginto? Pwede po tayong mag- sa world market, stock market, pwede po tayong bumili ng mga bonds. Nakikita po. So magkakaroon po ng kita yung pamahalaan. Dati walang kita yung pamahalaan. Sa taxes lang. Oh, yung PAGCOR, magko-contribute din yung PAGCOR doon sa pondo na yun. Dati wala, hindi magbibigay, walang pondo eh. Ngayon ano po masama doon? Na magkakaroon tayo ng initial na 250 billion na ibibigay ng mga pag-aari ng gobyerno. Pero kung hindi ka magtatayo na sovereign fund, walang perang magiging ganun ang Pilipinas. So sa makatuwid, yung bansa natin, bibigyan natin ng pera. Initial, 250 billion. Sino po may ayaw nun? Nabibigyan niyo ng pera yung Pilipinas. Ano po ang masama dun? Eh, masama po yung kung nanakawin. Eh, kung lahat po iisipin natin nanakawin, hindi po basta-basta mananakaw yung pera ng Land Bank. Bakit po nila hindi ninakaw yung pera ng Land Bank? Bakit po hindi ninakaw yung pera ng Bangko Sentral at ng GSIS at SSS? Eh, siyempre po may mga auditor yan. Ganun din po mangyayari dito sa Maharlika Sovereign Fund. So sa makatuwid, binibigyan nila ng bagong pagkikitaan yung Pilipinas na walang siningil mula sa atin. Naintindihan nyo, ayaw nyo ba nun? Yung pagkul, kung kanin-kanin nila nagbibigay ng pera, ngayon bibigyan nyo naman yung Pilipinas, 10% ng kita niya. Ibibigay niya ngayon sa Pilipinas. Ayaw nyo po ba nun? May pondo tayo? Tapos pag kumita po yun, pwede na pong gamitin yan ng Pilipinas.
Hindi na po tayo laging nangungutang. Ganyan po nung araw eh. May nakukuha po tayo sa mga, dahil meron po tayong mga negosyo. Meron po tayong National Steel nung araw. Meron po tayong Meralco. Meron po tayong PLDT. Kung malugi po yan, kapalpakan po ng namumuno. Hindi po dahil masama ang may negosyo. Tapos yayakagin po natin yung mga OFW na mag-invest ng pera nila dito sa pondo na to. Parang yung ngayon, maraming pong OFW yung MPL, sikat na sikat yun sa OFW. After 5 years, umubo na yung pera nila na hinuhulog. Ganun lang po yun, hindi po yung pera na papanakaw. Eh, kaya nga po ang kinakailangan natin, no? Senator Tulpo, dapat pinag-iisipan nyo na yung media natin maging katulong ng gobyerno sa pagpapalaganap ng mga kagandahan, hindi po yung ang ganda-ganda ng proposal. Wala kang kapuhunan, wala puhunan ng gobyerno. Gagawa ka lang ng batas, mapupwersa. Hindi po pwedeng galawin yung pera ng GSIS-SSS. Kinakailangan mo muna ng batas para magalaw mo yan. Ito na po yung batas na yun. Gagawa ka ng Maharlika Sovereign Fund. Para magbigay sila, mapuwersa sila, magbigay ng mga pera nilang kinita rin galing sa mamamayang Pilipino. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!